timing yung tamis, tamang-tama talaga. Try nyo. And now we come to the end of the to my channel. Gagawa tayo ng pangnegosyo recipe at panghandaan natin. So let's start mga kamamsi. Gawa tayo ng macarons. Etong ating ingredients sa ating gagawin na macaron, kailangan natin ng desiccated coconut, condensed milk, buttercup. Malambot po ito mga kamamsi. Ayan, no? And then apat na itlog, lagyan natin ng vanilla para pampabango, and then white sugar na 1/4 cup. So let's start, i-mix na natin ang ating ingredients. Napakadali lang po niyan mga kamamsi ang aking isi-share sa inyo na pang-negosyo recipe. So etong ating buttercup ay i-slice natin. Kukuha tayo ng 60 grams. Ayan. Kailangan yung buttercup ninyo or yung margarine ninyo ay malambot. So kuha kayo ng tinidor, then ganyan ninyo lang yan. Malambot siya. Yan ang kailangan po natin. Yan, ganyan muna yan. And then, pagka-press nyo yan ng inyong tinidor, kuha kayo ng white sugar. Ilagay na natin yung ating 1/4 cup na white sugar. So, okay na to mga kumare. Set aside muna natin yan at bibiyakin natin yung ating itlog. Hindi ko idiretso yung itlog natin doon sa ating mixture at hindi natin kasi alam if ever na sira yung itlog or hindi. So after nating mabasag yung ating itlog at maligay, mailagay natin sa ating tasa ay saka natin isa-isahin yung ating itlog na ilagay. Ayan. So i-mix lang natin. So, ilagay pa natin yung remaining na itlog. One at a time lang mga kamamsi. Ay, nako. So, ilagay na natin lahat. Saka natin i-mix. Para mapaghalo-halo mabuti yung ating ingredients. After natin mapagsama-sama yung ating ingredients, so ilagay na natin yung ating condensed milk. Lagay na natin yung ating condensed milk. Mix na natin yan. Ayan. Kailangan natin yung mamix. Ayan. Ilagay na rin natin yung 1/2 teaspoon na vanilla. Pampabango po yan mga kamamsi. Then, i-mix natin. So, okay na to mga kumari. Lagay na natin yung ating desiccated coconut. Ay, kalabaw mo. 2, 3, 4. Tayo-tayin lang natin kasi baka mamaya mag-dry yung ating gagawin na macaron. Wow, sarap. Gusto ko kasi na macaron, yung medyo basa-basa baga na maligat sa loob. Yun ang gusto ko sa macaron. Kaya yun ang i-achieve natin. And hopefully, ma-achieve natin yun. Kasi palagi akong kumakain ng macaron, pero yun talaga, yung ayaw nung dry na macaron. Dinagdagan ko siya ng 1/4 cup na desiccated coconut. So, i-mix-mix lang natin. 2 1/4 cup na desiccated coconut ang ginamit ko. So, ganito yung mixture na hinahanap ko. And hopefully, ma-achieve natin siya yung hinahanap ko na sarap ng ating macaron. So, i-try natin itong i-bake sa ating kawali oven. And then, para makita natin kung nakuha na natin yung
tamis at saka yung eksakto na mixture ng ating gagawin na macaron. So dito naman sa ating kawali, magsasalang tayo ng kawali and then lalagyan ko yan ng wire rack and then ilagay natin yung heat natin sa high heat. Buksan na natin ating stove. And then painitin lang natin itong mabuti, kailangan mainit na mainit siya bago natin isalang yung ating macaron. And by the way, gagamit ako ng 3/4 ounce ito, grabe, isang box talaga yung nabili ko kasi hindi walang nagbebenta ng tag isa-isa lang, napakarami. And then, dito ko rin ilalagay yung ating hulmahan. Ito yung gagamitin ko na paglulutuan natin ng macaron. Ito yung ginamit ko sa aking mga tart. So, ilagay na muna natin dyan. So, nailagay na natin yung ating molder. So, lagyan na natin niya ng eto, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Basta ito yung ginagamit na pang macaron kasi palagi akong bumibili niyan dati. Ayan. Lagay na natin. So, ayan. Nalagyan na natin ng liner or ng papel ng macaron yung ating molder. So, lagyan na natin yung ng ating mixture. So, imimix muna natin yan. Yan. Imix muna natin. And then, gagamit ako ng 1 tablespoon. Kuha kayo ng mixture. And then, gamit kayo ng isang extra na spoon, tapos lagay nyo dito. Dahan-dahan lang po para hindi mapunta sa ilalim yung inyong ano, mixture kasi didikit dyan. So, ayan siya. Ano naman kayo ng 1 tablespoon na inyong mixture. And then, ilagay na naman natin sa ating molder. Dahan-dahan lang po. So, ayan. So, ganyan lang ang gawin nyo. I-mix niyo muna yung inyong mixture bago kayo kumuha ng inyong mixture para kasi pumupunta yung condensed milk sa ilalim, yung pinakalipid niya. So, ayan siya. So, ipagpapatuloy ko lang ito and then balikan niyo ako. Salang natin yung pangalawang salang. Mainit pa rin yan ating kawali oven. At since lalas salang na ito, ilagay na natin yan. Inilagay ko na yung isa na exist para tapos na lahat. So, takpan na natin. And then, takpan pa ulit natin. Ilagay natin siya sa low heat. And then, balikan natin siya after 40 minutes. Ah, yung medyo malakas sa low heat na 40 minutes, eto yung result niya. Yung 40 minutes din na low heat, ito yung result niya. So, bali, dalawang salang ko itong niluto at nag-result siya ng 48 pieces. Yung dalawa ay kinain ko na. Bali, 48 pieces ang nagawa ko sa aking 2¼ cup na desiccated coconut, mga kumare ko. So, tikman na natin. Actually, natikman ko na siya at masarap siya. So, ipakita ko sa inyo. Ito yung 40 minutes into low heat. Yan. Ipakita ko sa inyo. Okay lang siya. Hindi siya dry, mga kamamsi. Ayan. Masarap siya. Hindi baga nakakahirin. Hot. Ang sarap niya, promise. Timing na timing ito na para panghanda pag sa Christmas natin. And then timing na timing din ito, pwedeng-pwede niyo itong pang-online na pagbebenta. Usok-uso ngayon, mga kamamsi, ang negosyo na pang-online. So, pwede niyo itong ibenta. I-try nyo, 48 pieces ang nagawa ko. Ilalagay ko po sa description box ang lahat ng ingredients. Pasensya na po ang costing. Nakalimutan ko kung magkano yung desiccated coconut. Kaya hindi ako makapag-costing. So, 48 pieces po. Tikman nyo po, ang sarap. Grabe. Timing yung tamis, tamang-tama talaga. Try nyo. 40 minutes into low heat, yun ang gawin nyo. Kaya grabe, timing na timing. Hindi siya sunog. Promise.
Shoutout sa aking mga members, Bridget Barbosa, Doris the Explorer, My Loves TV, Caroline Alvarin, Christine Joy Tapican, Lodilyn Villegas, and Judge Spoody. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. I-announce ko lang po kung paano yung mechanics ng aking pag-giveaway sa sunod ko na po na video. Thank you so much po sa inyong support. Salamat po!